Welcome to another episode of Manila Serie. So, dito po, we try to show yung panig po ng both sides. So, panoorin naman po natin yung pong video coming from an Anak Bayan FB page about sa kwento po nila, yung sa panig nila, dun sa nangyari po na pag-aresto dun po sa mga membro ng Panday Sining kahapon. So, let's watch. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang mga dinanas namin kanina matapos ang pagkilos sa Mendola. Katunayan ay habang nagsasalita pa lang si Alex Danday ay bumaklas na kami sa bulto dahil may kailangan kaming kunin sa may Manila City Hall malapit. At magkakasama kami, walo kami, at ang iba dun ay minor de edad pa. Nakasakay na kami sa jeep, sa sakayan, sa may San Sebastian. At kalmado lang po kami doon, wala kaming alam na may mangyayaring ganun. Ang alam lang namin, papunta na kami sa May City Hall. Tapos, bigla na lang, puno na yung jeep. Siyempre, di ba kapag ganun, dapat lalarga na. Ang nangyari, pinatigil yung jeep, ayaw, pinababa lahat. Tapos, bilang kaming walo, yung nandun sa pinakadulo ng jeep, malapit sa driver's seat, kami yung na-corner. Talagang hindi kami pinapalabas. At, nung tinatry namin lumabas ng jeep dahil alam naman namin yung mga karapatan namin na bawal yun, nagpupumiglas kami sa kamay ng mga PNP at talagang hinihilan nila yung iba namin mga kasama, pati yung mga minor. Kahit ako, pinipigilan ko sila, pero ang sinasabi nila sa akin, tinutulak nila ako palayo. Sabi nila, wag kang hindi ka kasali dito, babae ka, lumayo ka dito. Tapos talagang hinihiwalay kami. At habang nangyari yun, binibideoan ko yung mga polis. At hinihila nila sa akin yung cellphone ko. Sinasabi nila na bawal yan, mga ganon. Tapos hanggang sa, dahil malayo kami sa bulto kanina, hindi namin may sabi agad sa inyo. Kaya ang ginawa namin, nag-chat kami hanggang sa may mga tumugon. Pero ang nangyari ay, at yung dalawa pa naming kasamang minor ay dahil sa tahon ay tumakbo. Natural kung ganun na yung ginagawa sa inyo ng mga pulis, bakit hindi pa ba kayo matatakot sa ganun? Nang tumakbo sila, hinabol ng pulis, pinag-a-attack hanggang sa dumaba yung isa naming kasama. At hanggang sa dinala siya sa patrol car na mag-isa lang siya, minor de edad, nilagay sa sakyan ng mag-isa. Hiniwalay siya doon sa iba namin kasama na dinala yung buong jeep at silang tatlo at puro polis yung kasama nila papunta dito sa MPD. Tapos tinatanong ko sila, saan nyo dadalhin yung mga kasama namin? Tapos ang sinasabi lang nila, sumama ka na lang kung gusto mo malaman. Hanggang sa may isang nagsabi na dadalhin daw sa UN at yun lang ang sinabi sa akin. Pagkatapos nun ay para sabihin yung nangyari. At ngayon ay nandito tayo, nagkakasya ng protesta upang kundinahin ang ginawa ng PNP, mga berdugong PNP na paghuli sa mga aktivista na wala namang ginagawang mali. Ang mga nakasulat sa mga pader ay mga hinaing ng mamamayan ng masa naghihinagpista sa mga kagagawan nyo at ng Rehimeng US Duterte! Araw-araw may kinakrackdown, mga magsasaka, manggagawa, aktivista, mga artista ng bayan. Araw-araw yung nangyayari. Akala nyo, pinaglilingkuran nyo sa bayanan, pero pinaglilingkuran nyo ay si Duterte. Ang kakapal na mukha nyo. Wala kayong karapatang gawin nyo sa amin dahil wala kaming ginagawang mali. At halata naman na sinadya nilang sundan kami dahil onti na lang kami noon dahil alam nilang hindi nila mabubuwag ang sambayanan kung kami ay kasama dun sa masa, sa malawak na hanay ng masa kanina. Alam nilang hindi nila kami makukuha, pero ayun, niligtigan kami at sinundan para lang makuha. Dahil magbuwag kayo, hindi nyo kayang kalabanin ang mass movement. Ngayon, magprotesto tayo hanggang sa makalabas ang ating mga kasama, kundinahin ang mga ginawa ng berdugong PNP
sa paglaban hanggat sa araw-araw ay may namamatay, nagugutom. So, yun po yung kwento coming from dun sa isa sa kasama nung apat na naaresto kahapon sa jeep na membro nga daw po nung Panday Sining. So, she was very emotional. She was very emboldened by dun sa nangyari. And sa akin lang po, lumabag sila sa batas. Kahit i-deny mo o hindi, nakalagay po yung batas. We are a nation of laws and kailangan pong sumunod dun sa batas. Kaya po ginagawa yung protest na yon para makuha yung atensyon ng Estado. And yung sa pag-vandal po, kahit po anong sabihin nila na art o ano man, kung wala pong permission yung paggawa na yon, labag pa rin po yun sa batas. Yun lang po, minsan lalabag po sa batas, tapos kapag inaresto, tatawaging berdugo yung mga umaaresto sa kanila. So, nakakalungkot lang po na ganun, kasi marami namang ibang forms ng protest pwedeng gawin. And yun po, kung gumawa ka ng bagay na illegal, di ba, dapat pangatawanan mo. Kung arestuhin ka, anong gagawa? Gumawa ka na illegal, ipaglalaban mo pa yung mali. So, kung ano man po yung mga pinaglalaban nila, karapatan nilang sabihin yun. Pero yun, yung pagrarally nila na ganun, karapatan po nila yun bilang Pilipino, bilang sa demokrasya, yung pagrarally ng ganon, yung pagde-demand na pakawalan, ganun. Free speech po yan, kasama po yan sa free speech po natin. Pero po, yung kung lumabag ka ng batas, kapag nag-vandal ka, talagang walang choice po yung police, kundi arestuhin po. Dahil po, ang trabaho po nila ay to ensure peace and order at pagsunod po sa mga batas at ordinansa po ng lungsod. So, like ang sinabi nga ni Mayor Risco, pasensyahan talaga kapag naaresto po. Kasi po, hindi po talaga tama yung mga ginagawa pong ganun. We will check po kasi today is a Sunday, so hindi pwede magpiansa. So, pa tomorrow, pwede na magpiansa yung mga member nung sa Panday Sining. So, malalaman po natin bukas kung ano pong update and kung ano po yung magiging development po regarding this. So, ang gusto lang naman po, sumunod sa batas at huwag na pong mag-vandal sa mga facilities ng syudad, sa mga public na lugar. Marami naman po ibang paraan para ipahayag yung pong mga nararamdaman. And, yun, sana po magkaroon ng maayos na resolution po dito. Diba, nagka-meeting na nga si Mayor Isko at si former Congressman Neri nung isang araw. Pero nangyari yung ganito na paghuli. Of course, pag lumabag ng batas, no choice po kung hindi po huliin talaga ng police. So, yun. So, abangan po natin kung ano pang development po ng story na to. Full force po yung pong anak bayan and yung mga nakikisimpatize po sa kanila sa panawagan po na palabasin itong tinatawag nilang Panday Sining 4 sa MPD. Pero of course, kailangan pong sundin yung batas, kailangan pong sundin yung proseso. So, malabo naman pong mangyayari yon nang wala po sa proseso ng batas. So, yun guys, I will report pa po kung ano pang merong developments in the coming today and in the coming days this week regarding po this issue. So, thank you very much. Comment down below kung ano sa tingin nyo. And then, please subscribe po if di pa kayo nakasubscribe sa Models of Manila TV. Thank you very much, guys. Pilipinas, God first. Bye-bye.